Wala kung ako ay yung pagsalitaan. Ano pa ba ang gusto mo? Kailangan kong gawin. Kalabanin ang lahat at ipahamak ang sarili ko. Gaya na lamang nangyari sa piloto at sa aking ama. Namatay na lamang na kinasusuklaman ng mga fraile maging ng Diyos. Pansamantala muna ako sasama sa pangkat ni Lucia. Kaya hindi muna ako uuwi dito. O marahil na babalik pa. Huwag na natin sayangin ang nalalabing oras sa tayo ay magkasama. At kung may pagkakataong muli man tayo magkita sa hinaharap. Huwag ka na umasa. Guys, this is Don Huat and salamat po sa pagpasok sa ating video sa gabing ito at tayo po ay manunood na ng episode 44 ng Maria Clara at Ibarra at huwag na nating patagalin pa. In a count, 1, 2, 3, go! Kung may iperto ba o wala? Yan ang napapalam dahil mahinang klasikang kura. Kung ako yan, ekskomunikada na ang babaeng yan. Madaling sabihin, ngunit mahirap gawin, Padre. Pinagtanggol siya ni Maria Clara sa akin. At bukod pa dun, nakatira ang ereheng babaeng yun sa pamamahay nila Kapitan Tiago. Kaya't maaaring marumihan niya ang malinis na pag-iisip ng iyong inaanak, Padre. Vergüenza! No puede ser! Señor Piloso Potasio. Ah, Don Fidel, magandang araw. Saan ka nang galing? Doon sa isang piging hose, may ilog. Ang ilog na yon ay may mala, Ginoo. Tila parang isang kupido. Pagkat doon ko nakilala ang kaisa-isang babaeng minahal ko marami ng taon ang nakakaraan. At siya ho ba ang inyong pangasawa? Hindi. Pagkat ang dalagang iyon ay may matalas na isip. Noong mga panahong iyon, ako'y napakabata rin. Wala pang alam. Hindi ako naging karapat-dapat sa kanya, kaya siya'y nawala sa akin. Hindi ko na siya nakitang muli. Ngunit, sa tuwing naalala ko siya, malakas pa rin ang tipok ng aking puso. Tunay nga ang sinabi niyo. At tila isang kubido ang ilog na binanggit niyo. At bakit mo naiwi ka yan? Sa araw na ito, tila nakilala ko na rin ang babaeng hahangaan ko. At gaya ng inyong babaeng minahal, ay meron din siyang napakatalas na isipan. I beg your pardon. I'm just stating the fact that intelligence has nothing to do with one's gender. Tunay na napakataba. Sige, saktan mo kung makikita mo yung hanap. Hindi lang yan ang aabutin mo. Dahil mo pang isang manok na putak ng putak na wala naman silpi! Oh. Kaya tumahimik ka na! Men have no right to tell women to shut up! Binibigay, magkunos dili ka! Huwag ka nagubo! Binibigay! Binibigay! Ano ka ba ikaw ako? Binibigay! Señor Anastasio, natangi siya sa lahat ng babaeng nakilala ko na. How can you do me wrong as you want? Thank you. But no. Babu. Iyo. It's time for Operation Muling Ibalik ang Tamis ng Pag-ibig. Sa araw na ito, ay
Ibuk rin ang aking puso. Tila umiibig ang Ginoo. Tunay na may mala ang ilog ng San Diego. May gagawin. Shhh! Uy! Layo! Sabi lumayo ka dito, hindi ka dapat nagpapakita sa mga tao. Ngunit Ginoo, ako ibibili lamang po ng aking makakain. May pambayad po ako. Wala akong pakialam. Lumayo ka, layo! Para kawan nyo na po, Ginoo. Layo! Sandali. Ginoo, tama na po. Hindi na kayo naawa? Kailangan bang umabot pa sa pangungutsa at pananakit? Salamat, Iha. Gracias. Ewan ko kung may gamot na ba ang ketong eh. Alam mo ba na nagpadala ng dupte ti Doña Aurora? Natikman mo na ba? Hindi pa, Tia. Hmm? Masarap. Hmm? Hola! Hola. ¿Cómo estás, Mia Mia? Ninong. Muy bien. ¿Y tú, cómo estás? Muy bien. Padre. Siéntate, por favor. Amin, napalitaan ang nangyari sa inyo. Tignan mo nga naman ang balita, no? Kahit na anong pigil ang gawin mo, lalabas at lalabas. Bueno, gusto ko rin namang malaman ninyo na mabuti-buti na ang aking pakiramdam. Lalo na ngayong nasilayan ko ang aking minamahal na inaanak. Por favor, padre. Saluhan niyo kami sa aming maagang hapunan. Ah, no. Estoy bien. Estoy lleno. Tayo na po. Salamat po, Binibini. Hindi ko po siya masisisi. Sapagkat ako po yung may nakakahamang sakit. Kaya pakiusap po. Lumayo po kayo sa akin ng kaunti at baka po kayo'y mahawa. Alam ko po kung ano ang sakit niyo. Hindi po nakakahawa ang ketong. Hindi nakakahawa ang ketong. Ngunit sana po ay napatingin kayo sa doktor nang mabigyan kayo ng tamang gamot. Gamot po, Binibini? Subalit po, wala pong gamot sa sakit ko. Ay, oo nga pala. Baka hindi pa na-invento ngayon yun. Sa matagalang pagsasama lamang po ito nakakahawa. Kaya wag na po kayo mag-alala. Hindi po ako nandidiri sa inyo. Kailangan niyo po ba ng tulong? Hindi na po, Binibini. Sapagkat naging napakapalad po ng araw ko po ngayon. Dahil bugod po sa inyo, may isa pa pong Binibini ang nagpamalas po ng kagandahang loob po sa akin. Maraming salamat po sa inyong dalawa. Salamat po. Mapagalim po ako. Nabalitaan din ako na meron daw bisita na nakikitira dito sa bahay niyo ngayon. Sino ho ang nagpalita sa inyo? Napakaliit na bayan ng San Diego. At napatunayan natin ngayon yan. Alam mo, dito'y napakabilis umikot ng mga kwento at mga balita. Totoo po yung balita, padre, na meron po kaming kinukup-kup na isang dalagang Maria Clara din ang pangalan. Ngunit Clay ho ang tawag namin sa kanya.
Kung gayon, ay totoo pala ang balitang umabot sa akin. Donde está esa mujer? Wala po siya dito. Hindi pa po siya bumabalik. Galing doon po sa aming pagtitipon sa ilog kanina. Atres. Vaya. Esa mujer extraña está aquí. Nandito pa. Ang tawag kay Miss Lai, ang mahiwagang babae. Wala, ang mahusay na dalagang sumagip kay Don Ibarra. Iya, ugali mo ba talagang sumagip ng buhay sa mga pagtitipon? Ah, magandang hapon po. In fairness, ang bilis talagang kumalat ng balita dito kahit wala pang social media at internet. Mapapahanga mo na ako, Iya. Hindi ka lang maganda. Matalas din ang iyong pag-iisip. Bihira sa tulad nating mga babae. Kasigurado. Tulad mo, karaniwan sa mga babae. Tonta, mapupurol ang mga utak. Sino mapurol ang utak at tonta, ha? Oh, tawa na po, senyor, senyora. Baka magkasakitan pa po kayo. Hayaan mo silang magpatayan. Lo siento, Doña Victorina. Sa kawalan ng mabuting asal ng mi esposa. Ay, Santa Barbara, kemalas ko naman. Dahil umasa akong habang ako'y naglalakad ay makalanghap ng sariwang hangin. Ngunit ang nalalanghap ko ay... Rival rate ito eh. Itong dalawang babae na ito. Hindi ka nais-nais. Marahil, sarili mong naamoy mo, senyora. Nungka, senyora. Senyor, marahil ay bumili ka ng mga bagong damit at pabango para dyan sa babaeng kinakasama mo para hindi siya nangangamoy na panis na basura. Matandang pakialamera! Feeling ko magiging ano eh. Magiging close ni Miss Lai itong asawa ng Alferes. Boba! At I think yun yung mga changes na mangyayari. Kung maalala nyo yung ano na kung panood yung Loki, yung mga ano nga yun, mga event, Nexus event, mga changes. Senyora, magulang galang. Medyo totoo po eh. Generastod. Well, it's mad. Punyemas, 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 punyemas. Selección, selección. Señor. Gracias. Narinig ko po at nagkagulo. In fairness, ang ganda ng barong. Oh, meron pa nga ho daw kriminal na hinahanap. Mabuti na lang po, hindi po kayo nasaktan, senyor. Hindi. Ngunit mas lalo ako naapektuhan dahil hindi maganda ang aking pakiramdam sa mga sinasabi ni Binibining Clay patungkol sa akin. Senyor, kilala niyo naman si Binibining Clay. Hindi ho kayo dapat nagpapaapekto sa mga salita niya. At isa pa, ang mga babae dapat tinitingnan lamang, hindi pinapakinggan. Hindi. Hindi mo maaring hindi pakinggan si Binibining Klein. Pagkat may laman, lalim at katotohanan ng bawat katagang mga binibigkas niya. Bakit ano? Ang ganda ng shot na ito. Very Instagrammable. Ba ang sinabi ni Binibining Klein? Sir, nasa na yung matapang Chrysostomong Ibarang kilala ko. Lagi kang nagpapaka-play safe. Duwag ka! The only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing. Dahil tama siya. I am becoming one of those oppressed who enable the oppressors.
paumanhin ho, Senyor. Pero hindi ko po naintindihan ang mga sinabi niyo. Iwan niyo na lang muna ako, mga dong. Sige po, Senyor. Hindi ko na maalala, guys, kung si mga adong kasama talaga sa mga karo. Sa nangyay. Te lo ruego, te lo suplico, ten piedad de mí, por favor. Paglayuin niyo si Krisostomo at Maria. Mahal ko siya. Iniibig ko siya. Very, ano? Parang nakakahiya. Ang pangit. Si Maria. Hindi ko kayang makita silang maging mag-asawa't masaya. Paglayuin niyo. Separalos, paglalayuin ko sila. Así que ayúdame, mi Dios. Buenos días, señor. Halatang stress na si Krisostomo Ibarra, guys. Buenos días, maestro. Iba po ka. Maestro, hindi kayo umabot sa piging ng ating mga opisyalis kanina. Paumanhin ho, señor, kung hindi ako nakadalo. Dahil ho sa mga nangyari. Senyor, kailangan ho natin mag-usap. Bakit? Ano ba ang nangyari? Ayoko po sanang guluhin ang inyong araw. Hiyang-hiya na nga ho ako. Ngunit... Ngunit hindi po ako pinapatahimik ng aking konsensya. Hindi po ako pinapatulog sa mga nagawa ko sa mga hinayaan kong mangyari. Bakit? Ano ba ang iyong nagawa? Hinayaan ko pong gawin ni Padre Damaso yun sa mga bata. Nalaman po niya na umawit ang mga ito sa piging. Senyor, nagalit po si Padre Damaso at nilatigo ang mga bata. Senyor, ano pong gagawin natin? Padre, Pumunta lang sandali sa silid si Clarita. Mag-tsokolate muna kayo. Muchas gracias. Siéntate. May mga bagay na gustong itanong sa'yo. Ano po yun, Fraile? Anong klaseng babae ba yung... Ako po, si Isabel pang tinanong. Siyempre, mga negatives ang sasabihin nito. Sinasabi niyong si Clay. Ay, padre. Bukod sa magaspang po siya kumilos,
Abay, nandun yung hindi talaga siya sumusunod sa mga tuntunin na kagandahang asal. Wari ko ba'y gusto talagang tularan siya ni Maria sa pagiging mapaghamon at magiging mapangahas? Madre Mia, wag naman sana. Ngunit Padre, batid ko talagang ito si Maria ay nais na maging katulad si Klein na malayang nakakapagpahayag ng kanyang mga ideya at kanyang mga damdamin at nagbabasa pa po ng mga libro na... Ay, basta ya! Ay, basta ya! Escuchado demasiado. Naway dumating na ang diablong dalagang yan para mabasbasan ko siya ng magandang asal. Tenemos que sacarla de esta casa. Sí, padre. Pero estoy preocupada. Paano kung hindi po pumayag si Maria? At ano? Hahayaan mo na lamang nalamunin ng demonyitang yun ang kaluluwa ng aking inaanak? Hindi po, padre. Ang inaalala ko lang po ay si Maria. Patay. Ayan na. Clay! Siya ba ang babaeng pinag-uusapan natin? Si, padre. Siya nga. Ikaw ba si Clay? Hi po. Hola po. Parang namumukha ang tingay. Ano ba? Tonta! So ginawa mo kay Padre? Oye, mujer! Esto culpa! Sino ka ba talaga? Estranjera ka, ha? Oh, teka, nasasaktan ako, Brian! Ano, Teresa? Ha? Na, masakit, masakit! Talagang masasaktan ka. Tu eres immoral y sinvergüenza, ha? Ninong, ano ko nagkakit dito? Ang babaeng yan. Ang babaeng yan ay hindi magandang impluwensa sa'yo. Ang dapat sa kanya ay palayasin sa bahay na ito. Liga! 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 Grabe naman itong pare na ito. Grabe maka gulpi, guys. Wow. Vete ya! Vete ya de esta casa! Fuera aquí! Fuera! No tienes derecho de estar aquí! Ano ko pa talaga ang nangyayari? Grabe. Feel ko yung ano eh. Yung pinagdadaanan ng display, guys. Medyo, ano, mabigat. Kawawa. Wala, ano eh. Hindi niya na alam kung saan siya lulugar sa mundo nila. Ang babaeng yan ay masamang influensya sa'yo. Kinakailangan palayasin siya sa bahay na ito. Kailangan paalisin siya. Pege! Kaya! Ama na! Nino, Nino, lo siento! Suéltalo, por favor! Madre de Dios! Ano ba ito? Huli na ba ang lahat? Talaga bang lalaso na ng babae niya ng puso mo? Ba't mo siya pinagtatanggol? Mahal kong padre. Ayoko lamang ho kayo makapanakit ng tao. Nais ko rin ho sana magpaliwanag sa inyo kung sakaling totoo man ho na na masamang impluensya siya. Kailangan ba ko talaga siyang palayasin? O itulak palayo? Kesa tulungan siya magbago? Gusto na, Maria! Kakainis naman ito ang mga sistema nila nun, guys. Huwag sinusuwayang iyong ninong? Ngunit tulad ng mga nakasaad sa yun, sa banan na kasulatan na inyong tinuturo rin, ninong. Efesios, Kapitulo 4, versikulo... Yun lang. Sa panahon nila,
yung mga friday lang yung may karapatang magbasa. Hindi yung mga magbasa ng Biblia, hindi yung mga normal. 32. Magpatawad. Kahit ikaw. Set mo na doso, sige kong pasibos. Así como en Cristo, Dios os perdonó. Nunca uses la palabra de Dios para defender a esa mujer. Perdóname. Tama ho kayo, Ninong. Ngunit hindi ho masamang tao si Clay. Kailangan lang ho niyang matutunan ng tamang pag-uugali. Kaya't basbasan niyo ho ako, Ninong. Gawin niyo ho akong instrumento para gamitin ang inyong mga itinuro at ang Panginoong Diyos para manatili dito si Clay at na magabayan ko siya sa tamang landas. Perdón, Padre. Para sa akin? This is my peace offering, considering what happened in the past, Dina. Ginawa ba sa iyo to ng dating kura? Sa aming lahat po. Dahil ginalit raw namin ang parayli. Tama lang ang sinapit niya. At kapag ka yang si Crisostomo ay tumulad sa kanyang ama, ako rin ang makakalaman niya. Buenos dias po sa inyong mga reverend. Guys, tapos na po ang ating episode 44 ng Maria Clara at Ibarra. And basically po, ang episode na ito ay ang muling pagpapakilala po ng bagsik ni Padre Damaso, no? And highlight po dito yung mga ano, yung mga nangyayari noon sa panahon ng Spanyol dito sa Pilipinas, kung saan itong mga praile ay maraming pag-aabuso, and nakita nga natin yung pag-aabuso na yon dito nga sa mga ginawa ni Padre Damaso sa mga bata nung nilatigo niya ito. At itong ano, very intriguing po na hiling ni Padre Salve sa ano, sa Panginoon na ipaghiwalay itong si Maria Clara at Crisostomo Ibarra, guys, no? So kung titingnan natin, medyo baliko nga ipag-iisip ng paring ito at dito sa storya. And medyo nga sa episode natin, medyo nagwawagi ang kasamaan, and nakita nga natin ito, no? Muntik na kang mapalayas itong si Miss Clay sa tahanan nila Maria Clara. So yun yung papakaabangan natin, kasi isa sa mga bright side ng episode na ito yung pagtatanggol ni Maria Clara kay Miss Clay, guys. So alam ko, may opinion, I think ginawa lang yun ni Maria Clara yung bagay na yun just to protect Miss Clay, kasi nakikita niya pareha sila na pagtingin ni Crisostomo Ibarra kay Miss Clay, though medyo matapang si Miss Clay, pero may katotohanan sa kanyang mga tinatayuan. So yun, abangan natin, guys, ang mga susunod na episode next bukas. Abangan natin itong pag-uusap nila Padre Damaso at Padre Salvi kasama nga dito si Crisostomo Ibarra. So papunta na tayo, guys, dun sa mga medyo umiinit at tagpo. So ayun po, sa patuloy niyo po akong samahan, salamat po sa inyong suporta. Ito po once again si Don Watt, and hanggang sa muli, paalam.